respeto, servicio sa kapwa. Hindi po ito 24 oras na servisyo, totoo lamang. Hindi, no? Mahigit pa doon. We are representing God's kingdom and we are representing love. Pagmamahal, respeto. Dapat, alam nyo, ito ha, tayo dapat ang nangunguna sa pagbibigay ng respeto sa isa't isa. Regardless kung sino man yan. Tandaan mo ninyo ang kaluluwa, walang gender. Lahat tayo pantay-mantay sa kaharian ng Diyos. Okay? And what is the other responsibility of the ambassador? To evangelize. Ano ibig sabihin ng evangelism? Yeah. To bring people closer to God. Now, sa development ng ating buhay pananampalataya, naisip ko lang, ang lumilitaw ngayon, to bring God closer to people. Dati kasi masyado tayong nasila doon sa idea na kailangan maging banal ka, maging perfecto ka para mailapit natin ang tao sa Diyos. Pero you know what I actually realized? We cannot wait for everyone to be perfect. Yes. It is God that we need to bring closer to people. Kailangan ng Panginoon ang ilalapit, ang ilalatag na natin sa mga tao. Amen? At yun po ay sa pamamagitan ng servisyo. Kaya po kayo nandito. Kaya itong mga chapters na ito, sana loobin ng Panginoon, ibigay ang lahat ng pangangailangan para po magpatuloy ang kaharian ng Diyos. Amen. No? Amen. Napakahalaga po yan. How can we become effective ambassadors for Christ? So, paano natin ito, paano tayo magiging isang epektibong ambassador ng Panginoon? Sino nga ba tayo? Sa life. Ayun sa life. Okay lang yan. Siguro ano. Ayun sa brother yun na mamaya. Alam ko po sila. Okay. Sige, kunin mo lang yung brother. Okay. So, how can we become effective ambassadors for Christ? Listen very carefully. Hindi po natin ito kakayanin sa gana natin. That is why we have this thing that we call life in the Spirit. Buhay sa Espiritu Santo. Napakahalaga po na palagi natin hinihingi yung gift tsaka yung fruit of the Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, hindi po natin ito kakayanin. Amen? Malaking bagay po ang lagi tayong tumatawag sa banal na Espiritu. Amen. Bakit? Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? Love, joy, kindness, patience. No? Ano yung gift of the Holy Spirit? Self-control, knowledge, wisdom, at iba pa. Yun yung mga kailangan natin. Kailangan equip tayo. Huwag niyo kong iisipin na hindi kayo handa. Kasi i-equip po tayo ng Diyos. Amen. It's not your ability that counts. I don't care how good you are if you are not there. It's your availability that counts. Mahalaga po yan, ha? Yung availability po natin. Now, ngayon, punta na tayo sa inaantay nyo kanina pa, kasi 10 minutes na lang. What benefits do you have as an ambassador of Christ? Makikiusap po ako, ha? Ito na po yung, siguro ngayong taong ito, hindi naman sana nagsasalita tayo nung tapos, baka huling physical pagkikita po natin ng face to face, no? Yeah. Hindi ako mamamatay, ha? Aalis lang. Babalik. No? Iiwanan ko ito sa inyo. This is serious, this is important, and I hope, I'm praying, you will take it seriously. Alam niyo kaming mga servants ng ninyo, kung pwede lang, kami ang kumuha ng mga biyaya para sa inyo. But we cannot do it for you. You have to work for it. Kailangan niyo po itong pagtrabaho niyo. Huwag niyo pong i-expect na ito po ay bubunil din lang sa bulsa ng kung sino at ibibigay sa inyo. No. You have to work for it. You have to. Okay? Number one, benefit of an ambassador. Authority. Angas. Authority is the capacity to dare and do, having adequate backing to enforce decisions, declarations, and demonstrations. Ipaliwanag ko po sa inyo yung authority na ibig sabihin ng scriptures. Luke chapter 10 verse 19. Luke 10, 19. Luke chapter 10 verse 19, ang sabi rito,
Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at iumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Kahit hindi kayo masaya, grabe yun ah. Imagine, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to the point na walang makapipinsala sa atin. Yes. You are surrounded by the shield of the Lord. Yes. You have an authority. May karapatan ka. May kapangyarihan ka na tumayo, maglingkod, at kung ano man yung kailangan mo para sa paglilingkod na yun, ibibigay sa iyo ng Diyos at hindi ka maaano. Amen? Yes. Alam niyo, sa totoo lang, growing up, I was only 15 when I started my preaching ministry and I was a commuter. Hindi niyo po ako maliligaw sa Metro Manila. Dahil nagbibigay po ako ng talk sa mga labas ng barangay ng Tondo. Talagang nilalakad ko rin ho ang Malabon, ang Cubao sa gabi. Ilang beses na rin po ako tumalog sa jeep gawa ng mga snatcher at holdapper. Pero kahit na po minsan walang nakuha sa akin kahit ng iso. Wala po silang nahawak ang parte ng katawan ko kahit isang beses. Ganun po ang ambassador eh. God is giving us, no, the kapangyarihan, the karapatan na walang sino man ang maaaring makapangwasak sa atin. Mawawasan ka lang pag hinayaan mo wasakin kanila. Sa totoo lang. Amen? Kaya napakahalaga na kapag may nang-away sa atin, sa totoo lang, hindi dapat pinapatulan mo yung mga yun. Naniwala mo kayo? Yes. Ang presidente ng Pilipinas, pag sinampal mo, ay direkta pala tayo ng live. Huh? Halimbawa lang po, no, mga BBM dyan. For example, yung presidente ng Pilipinas, pag sinampal mo, ito po ay isang national, ito po ay isang assault. Asunto yan eh. Pwede kang idemanda ng ano bang pwede mong ikaso doon? Physical injury. Pero ang ambassador, subukan mong sampalin, hindi lang asunto yan. It is a national concern. Ang buong gobyerno ng Pilipinas ang makakalaban mo kapag ang ambassador ay kinanti mo. Amen. Ganyan din po ang Panginoon pag nagtrabaho tayo sa Kanya. Pag may nang-away sa'yo, hindi mo kailangang ibaba yung sarili mo, makipagsabunutan ka, makipagsabayan ka doon sa Kanyang salitang hindi maganda, kasi sa ayaw at sa gusto mo, ipagtatanggol ka ng Diyos. Amen. Amen. Kaya ang ambassador, tandaan, hindi mapagpatol. Yan po ang ambassador, yes, ng Panginoon, mga kapatid. No? Pagka dumarating na sa'yo na gusto mo na talagang patulan, kasi nakakainis naman talaga, magdasal po tayo. Totoo po ito. Yes. Ask for the fruit of the Holy Spirit of self-control and patience. Because it exists, it does. Nandyan yan. Amen? Amen. Next, territory. You're not a wanderer. Kapag po tayo ay ambassador ng Panginoon, He is giving us our own personal spaces. Ibabahay tayo ng Diyos. You will not be a wanderer. Deuteronomy chapter 11 verse 24. Alam nyo, ang ganda nito. Mag-ingat lang kayo, ha? Sobrang lakas ng Bible verse na to. Kung baga sa gamot, ang taas ng dosage nito. So, Deuteronomy 11:24. Kung magkagayon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupang matatapakan ninyo, masasamog ninyo mula sa ilang hanggang Libano at mula sa ilog Euphrates hanggang dagat ng Mediterranean sa gawing kanluran. Ulitin ko, kung magkagayon, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng lupang matatapakan ninyo. Woo! Grabe yun! Si Sister Norma, maintindihan mo yan. Sa totoo lang, kaya diba Sister Norma, ang lupa po, kaya tinatawag natin real estate, yan ang totoong kayamanan. Yes. Yan talaga ang totoong nagdadala ng pera, kasi yung real estate, hindi bumababa yung value, tumataas ang value niya, lalo na kapag ang location ay maganda, hindi binabaha. Alam po ninyo, ganyan ang Diyos. Ganyan tayo pag nagtrabaho tayo sa Diyos. He enlarges our territory.
Hindi siya papayag na hanggang dyan ka lang. Hindi siya papayag ng ganun. Okay, nagwawala na lang natin. Hindi, lang mo. Huh? So, as an ambassador, you have the territory. Mahalagang parte. Mahalagang parte ng territorial tayo. The spirit of ownership will destroy us. Ulitin ko po ah, yung espiritu ng pagkakamkam, yun ang sisira sa atin. Yes. Gusto natin tayo ang may-ari ng lahat. Huwag po natin kakalimutan, tayo po ay bisita lamang dito sa mundo. Yes. Amen. Pag sinabi ng Panginoon that you have territory, no, sa lahat ng iyong matatapakan, hindi po ibig sabihin niya na yung titulo ipapangalan sa'yo. Ang ibig sabihin po niya, bibigyan niya tayo ng access sa lahat. He will give you access to everything. Walang limit. Kahit saan mo gustong pumunta. Who would have thought na itong babaeng to na natutulog sa kariton kalahati ng buhay niya, mabibigyan ng pagkakataon makapunta ng Asia, ng Australia, ng Canada, ng Amerika. Sino ang makakapag-isip ng lahat ng yun kundi ang Diyos? Hindi ko po lahat ito magagawa kung hindi ako nagtrabaho sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, the spirit of ownership, again, it will destroy us. Lagi po nating iisipin, may access tayo sa lahat. Yes. Sapat na yun. Sapat na yun. Amen? Amen. Yung may access ka lang sa lahat, no? Dahil lahat yan ay pag-aari ng Diyos, sapat na. Amen? Amen. Kaya ako, pag nag-a-apply po ako ng visa, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko, wala naman itong magiging problema. Bakit? Sa Diyos yun eh. Sa Diyos ang Amerika eh. Hindi naman yan sa mga Amerikano, sa Diyos ang Canada eh. Yes. So pag gusto ng Diyos na papuntahin ako doon, pupunta ako doon. Kasi He gives us access to everything. Amen? Yes, amen. So pag ambassador tayo, meron tayong access sa lahat. Amen? Amen. Ito,